Nga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kinapaon City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas. Alas 5:21 na sa buntag. Sa mga tudling sa atong balitang nasyonal karong buntaga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Aprobado na sa ikaduhang pagbasa dito sa Kamara ang giduso karon nga balaod noon sa pagtukod niining Medical Reserve Corps. Tumong sa House Bill 8999 ang hatagag suliran o hatagag solusyon ang suliran sa kakulangan sa medical workforce sa nasod. Panahon nga mupagan ang public health emergency sama na lamang sa nahitabo karong COVID-19 na pandemic. Unod usaba sa nasampit nga balaod noon nga ang MRC pwedeng mugnaon sa mga lisensyado nga doktor, lakip na nini ang mga retired. Ingon man ang mga nag-graduate og medisina, nursing og uban pang mga health professionals. Ilaom sa MRC. Pagadumalaan kini sa Health Emergency Management Bureau sa Department of Health nga maoy magpatigayon og mulantaw sa ilang pagpadagan. Sa maong pamaagi, matud pa, andam gilayon ang emergency manpower para sa paspas og epektibong paghaton sa serbisyo sa mga biktima o mga pasyente. Ipaniguro usab nga ang nasampit nga balaod noon. Adunay ligong suporta gikan sa mga miyembro sa Kongreso. Alas sa 5:22 sa ngatong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahing gipaniguro usab karon na AFP Chief of Staff Lieutenant General Serelito Subihana nga dili nila pagatugtan ang Chinese incursion sa teritoryo sa Pilipinas. Kinihuman nga nagpabilin pagyapon sa Juliana Felipe Reif ang anaa sa 183 ka mga Chinese maritime militia vessels. Subay usab sa gipatigayon nga Marina Patrol sa Philippine Air Force ni adtong adlaw nga Martes. Kay numduman nga adtong Marso 7 anaa sa 220 ka mga Chinese vessels ang nasiplatan nga nakaangkla dito sa nasampit nga reef. Gipaniguro sab ni Subihana nga magpatigayo na sila karon sa joint assessment uban ang AFP o National Task Force for West Philippine Sea para makamugna og maayong desisyon para hatagag solusyon ang ginahimong pagsinamok niining Chinese maritime militia vessels dito sa Juliana Felipe Reef. Idoon gipaniguro sa general nga dili nila itolerate ang nasampid ang lakang sa China. Nga usa kuno katataw nga pagpakita nga ilan ang ginasakop ang nasampid nga dapit. Inoon nag-sangat na og diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. O giauhag garon ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang Beijing nga papahawaon ang ilang mga barko tungod anaa kini sud sa exclusive economic zone sa Pilipinas. O gilapas na nini ang maritime rights sa nasud. Apan dead magihapon ang China kalambigit niini. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oo, gikonsidera pa naman ni sa tagas na to mga opisyal nga best friend ko no ang China. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Matay pod in tao na bay best friend nga nung ana mutuis nga sa imong higala no ang ana in taon sud sa atong Philippine Area of Responsibility nagpaka bungol-bungol na lang. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa laing bahin nagpatigayon karon og kining hiniusang pagkondina ang walo ka mga abogado nga senador gikan sa minority og majority black tungod usab sa makaalarma kuno nga serye sa pagpamatay sa mga abogado og hukom o kining judges ba.
Ilang kuban kini nila ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, Sunny Angara, Pia Cayetano, Leila De Lima, Richard Gordon, Kiko Pangilinan, Coco Pimentel o Francis Tolentino. Sa pagpanguna ni Drilon, nagsangat kini og Resolution Number 691 kung asa unod nini kung unsa ka importante ang papel nga ginalingkuran sa mga abogado sa pag-administer niining pagpabilin sa hustisya sa nasud, ilabi na ang mga way igong kapasidad pinansyal nga mga naglisod nato nga mga kaigsuunang mga Filipino. Gikan ayon sa senador nga naghatag kini og chilling effect nga na sa legal profession tungod sa sunod-sunod nga mga pagpamatay nga gikalambigitan karon sa mga abogado. Dako matud pa ang kabalaka karon sa legal forces o kini nga mga abogado karon hugpong sa mga abogado nga ilang mapahingpit nga itunhay ang ilang posisyon sa pagpadagan sa pagpadagan o defensa o sabang nganha sa hustisya, nganha sa ilang mataga mga kliyente. Ipunting o sabah sa resolusyon na ang pagpalugwa karon sa Department of Justice nga naana sa 54 ang namatay nga miyembro sa legal profession gikan ni adtong 2016, 5 pa lang ang nakaabot niini nganha sa korte. Matod sa senador nga pakya sa kondinahon, imbestigahan o patubagon ang mga nihimo sa naasoy nga salaod hangtod ning kasamtangan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:27 na sa buntag. Oras sa dugan ninyo ha, sa Yaki Herbal Products. Samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntag. Ha. Nang Bayan. Tinig ng Bayan. Paimbestigahan karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang anak sa usa ka movie star nga unang nagpabakuna. Oy, una pang nabakunahan kontra COVID-19 dito sa Paranaque City kuno. Sa iyang ulat ng bayan kagabi, giya kanayon ni Presidente Duterte bisan nga wa kini niya gipanganlan. Nga iya kini nga paimbestigahan bisan nga wala kini sa priority list hinungdan nga natinga ang nasampit nga opisyal. Tungod nini giatasan ni Presidente Duterte si Health Secretary Francisco Duque III nga imbestigahan ang nasampit nga insidente o gamagsangat o reklamo sa Office of the Ombudsman na nadugangan na po ang trabaho ni Duque ini. Daghan arman ni kritiko nga di na kuno makatutok sa iyang problema. Samtang una nini nilugwa ang usa ka taho nga nadismaya ang Department of Interior and Local Government kung DILG tungod sa wa pagsunod sa priority list sa pagpabakuna nganha sa aktor nga si Mark Anthony Fernandez. Kinihuman nga mahatagan og bakuna kontra COVID-19 sa Paranaque City ang nasampit nga artista. Matod kang DILG Undersecretary Epimaco Densing III, angay kunong sundon ang priority list ilawom sa vaccination program sa gobyerno. Dugang ni Densing, manubag si Paranaque City Mayor Edwin Olivares sa nahitabong pagpabakuna kang aktor o sa nasampit nga aktor nga wala kini o bisan nga wala kini sa listahan na sa priority list. Sa karon, gikinahanglan matod pa nga unahon gayod ang mga healthcare workers sa paghatag o COVID-19 vaccine. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oo ha, kana lang usa lang na sa mga nitumaw karon ha nga katunga ni tunga bitaw nga mga isyu kalambigit ining pabor-pabor o kining pamilya system, palakasan system. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Kasi nagpost-post po ni sa social media guro mao nang napubliko kining maong hitabo. Alas 5:29 ang atong oras sa atong pagbalik mga balitang probinsyal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Talakayang pangsakahan. Tinig ng Bayan. Paing buntag sir, ako dahil si Mukrito, taga Bukid nun. Ang akong pangutana sir, unsaon pagpadaghan sa pato? Pagpadaghan ng pato, so maugya po, number one is nutrition. There are three main factors to be considered para sa good production o malikaya ng mga sakit. Number one is hygiene and sanitation, karon malikaya ng mga sakit. Number two, proper nutrition. Number three is immunization. Pero wala nang gina-immunize ang pato. Karon ang
bato ni mo gusto mo paraghan ng siyempre wapo ang iyang ang pagkaon. Usually mabot ang pato kinanglan na sila ang kalsyum. Sa ako na dugay ko nagpato sa una kung ilahin mo palit kong kuhol. Palit kong kuhol ba? Practical ba? Palit kong tuhol. Sinako man to dito sa akong sa una na ako iitip na ako ipato. Luko na kong kuhol. Mo'y akong ipakaon sila. Nindot kay husok ganyan sila mga itlog. Ha? Kuhol. Okay, dili man na tumatugay no. So, dukdukan na itong mga kuhol diya para rich in calcium. So, nindot kayo ang iyong production, ang iyong pagpangitlog. Para sa Tinidang Bayan at si Dr. Dominador G. Cabrera of the City Veterinary Office of Kinapawan City. Talakayang Pangsakahan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:30 na sa buntag. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Panmas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso Ang inyong mga baboy, manok o bibe Bakaw, kapayo, kanunay, bakana O MMV's Premium Aron paspas ang patako, maayo ang resulta MMV's Premium Maayong magpatubo. Oras alas 5:32 sa buntag. Tinig pang kalusugan, tinig ng bayan. Ang Kidiyaki Vitamins nga nagapakusog sa immune system, nagapapaspas sa pagtubo sa mga bata, nagapalami sa ilang pagkatulog o pagkaon. Magdako sila nga utukan kung bright busa agikinahanglan, painumon ninyo sila o Kidiyaki Vitamins kaning inyong mga anak. Malipay gyud ko anang kuan mga higala, mga inahan nga mo text o magpasalamat kay abdik na kaayong ilahang anak o dili na sakiton, nagapasalamat yud ko kaninyo. Kanang mga inahan nga nagapaminaw karon nga ang ilahang mga anak ginapatumar pirme og Kidiyaki Vitamins. Kay abi ninyo ang Turin nga usa sa sagol sa mga Kidiyaki Vitamins ang nagapromote sa optimal blood flow sa nerves. Aduna kini dako nga trabaho sa physiological. Kasagaran ang taurine makuha pinaagi sa pagkaon og lain-laing karne, dairy products og itlog. Ang amino acid taurine nga naa sa Kidiyaki importante kaayo alang sa mga nagatubo nga mga bata, mga higala. Abi ninyo nagapalig-on usab og bukog sa mga kabataan ang Kidiyaki Vitamins. Usahay tungod sa kakabos, mga higala, dili kaya ihatag ang tanang kinahanglanon sa mga bata. Busa aron masiguro na mahatag kini sa mga bata, painumon gayod sila og Kidiyaki Vitamins. Kay kani mga pagkaon sa matag adlaw, mga higala, lisod kaayo ka na. Kay wala pa sa 20% ang makuha nila, edugangan pa kung dili gayod nato kini makumpleto. Busa kung mangita pa man to ang nagkalain-lain mga pagkaon, dili na ta magpalabad pa sa ato ang ulo. Ang ato na lang pangitaon og paliton ang Kidiyaki Vitamins. Timanan usab nato, mga ginikanan, nga kung healthy ang atong mga anak, minus gastos og malip payon ang tibuok pamilya, di ba? Kay mga healthy man ta, walay mga nagasakit. Ang Turin nga naa sa atong lawas, dali usab gini mawala, hilabi na sa inadlaw-adlaw nga paglihok sa mga kabataan kun sa panahon sa physical activity. Ang Turin nga naa sa Kidiyaki Vitamins, magamit kini sa mga bata aron matabangan na maabsorb ang uban pang mga nutrients sa ilang ginakaon para sa healthy cellular activity. Ang taurine dunay antioxidant properties, ginaprotektahan niini ang tibuok
Muscular region sa mata, maong motinaw ang pananaw sa mga bata. Mo nang hinungdan mga inahan, mga mami, nga permi mo ingon sa inyo hanga, mo text mo, mangutana mo, mo share mo sa inyo hang unsay nakahatag nga maayo kaninyo kaning mga produkto sa Yaki. Dinhi sa numero lamang po na 0928-6767031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa. Balitang Pangkalusugan. Tinig Pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Oras alas 5:35 sa buntag. Sweetheart, ready na? Wow, kasweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee. Kabalo na ko sa inyong mustang basagot, sweetheart. Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Unya, sweetheart, ha? Oras sa Pilipinas, alas 5:36. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa atong balitang probinsyal, karong atak na. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Sa mga tudling sa atong mga balita, gikan sa lain-laing dapit dinhi sa rehiyon sa Islas Mindanao. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Atong unang lakbitan kining probinsya sa Sultan Kudarat. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Tulo ka mga miyembro sa New People's Army kung NPA ang nitahan nga nasa 38 Infantry Battalion na dito sa munisipyo sa Palimbang. Gibutiyag ni Lieutenant Colonel Anjovica Antilano, Commanding Officer sa 38 IB. Ang mag-amahang sila alias Dennis og Kalbo ng mga miyembro sa platoon na Cherry Mobile sa Sub-Regional Committee Daguma ang nagbalik sa sabakan sa gobyerno. Bitbit sa duruha ang ilang mga armas sa lakit nini ang shotgun o caliber point 45 pistol nga may unom ka mga bala. Ang laing nag-surrender sa 38 IB ang 37-anyos nga squad leader sa Sub-Regional Committee Daguma nga usa-usab ka alias Jose. Dala ni alias Jose sa pag-surrender ang usa ka caliber .38 pistol nga may lima ka mga buhing bala. Gibutyag pa sa mga nasambit nga adunay mga kauban pa sila sa kabukiran nga buot mag-surrender. Kinigumika na sa mapait nga kasinatian kung asa na gutman, gikapoy o gimingaw sa ilang pamilya nga wala nila nakauban. Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan. Alas 5:37 samtang dugang sa atong mga balita. Wagi na panapdin karon sa kapulisan ang posibilidad nga inside job ang nahitabo sa pagpanulis sa JNT Express nga nahimutang sa Recto Street da Diangas North sa dito sa General Santos City. Madung nga pulis sa Major Ananya sa Vasquez, hepe sa Pendatuna Police Station nga ilang gipatawag ang mga empleyado aron masayran ang sitwasyon sa operasyon sa maong kumpanya. Gibutyag nga sa pagsuod sa mga responsable sa opisina, mederecho kung asa nakabutang ang kwarta. Usa sa mga gihuptan nga ebidensya sa kapulisan na ang video sa CCTV camera. Ingon usab ang testimonya sa mga empleyado. Matod pa ni Vasquez nga walay gwardiya o walay vault usab ang maong establishmento nga nakahatag unta og igong seguridad. Gibutyaga nga dulan 1 million pesos ang nakuha sa mga responsable sa maong krimen. Nasayran nga kini ang ikaduhang higayon nga gitulis ang JNT Express nga sa unang miaging Disyembre 2020 dito kini nahitabo usab sa Quirino Avenue sa maogi hapon nga lungsod. Alas 5:39 ang atong oras. Samtang dugang sa atong mga balita karong buntaga, atong lakbita na kining balita gikan sa Northern Mindanao. Nadakpan sa kabulisan na ang regular member sa Road and Traffic Administration kung Rata o Arta man siguro ni. Nga giingong naningil sa motorista nga unang nakasupak sa balaod trapiko sa dalang Valles dito sa National Highway gihapon sa Cagayan de Oro City. Kinihuman na unang giakusaran sa motorista nga si Roden sa Caballero hingkod ang panuigon nga nagpuyo sa barangay Kamanmaan. Nga giareglo siya sa suspect nga si Enforcer Barry Moore Saludares.
nga taga Sevier Heights sa bugti sa paghatag og bayad nga nasa iyang traffic violation. Samtang ang suspect todo limud usab nga nakadawat siya sa lapi gikan sa nasampit nga biktima. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:40 na. Oy, ang wapa na mangon in taon, karabugtaw na. Bangon na diha sa imong gigdaan. Aron nga makasugod ka naghikutar sa imong mga gimbuhaton karong buntag. Di ka malate ba? Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ting trabaho pa ron. Adlong Webes pa in taon. Di pa yun holiday, ha? Bugtaw, tindog na diha. Ning, tagna atong siren ang mga pangitabo. Gika na sa may Pipalma area. Ano diha sa ato ang linya? Ang atong maabtikong kauban, si Tinig 11, June Villasoto. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Yes, maraming salamat at magandang umaga. Isang lalaki ang inaresto ng mga kapulisan dito sa bahay ng Misaya matapos lumabas ang isang warrant of arrest na pinalabas ng Municipal Trial Court at pirmado ni Judge Christine Camandero Kulaway. Ito ay kaugnay sa kanyang panlalaban noon pa na siya ay malasing at nagwawala at biglang sinaway ng barangay official at mga barangay tanod. Ngayon ay himas rehas na itong si Agustina Dumile Bilasa na sa Ustunggulang, isang magsasaka at residente ng barangay Bual Norte. Dahil sa kaso Midsaya Cotabato, ito ay dahil sa kasong disobedience to a person and authority. Ang naturang kaso ay isinampa ng mga opisyal at barangay tanod ng nabanggit na lugar dahil nga dito sa kanyang ginawang pagmumura at pag-aastig-astigan nang siya ay sinaway ng mga opisyal na siyang mayroong katungkulan. Kung kaya't sinabi nitong si Police Lieutenant Colonel Glenn Ford Alberto, ang hepe ng Midsaya PNP, na hindi basta-basta ang kasong panlalaban o pagmumura o pagpapahiya ng isang opisyales ng barangay, lalong-lalo na kung ito ay elected official, ano? At maging ang barangay tanod na siya namang naging alter ego ng nasabing mga opisyal dahil nga sa ito ay mayroon talagang karampatang parusa sa atin, sa ilalim ng ating batas kung muling babala ng opisyal na maging matino at maging masunurin ang sinuman na siyang kapag sinasaway nitong nabanggit na mga personalidad dahil sila ay protektado ng ating batas na kapag ginagampanan nila ang kanilang trabaho, kung kaya't ngayon ay buong pagsisisi itong si Bilasa sa kanyang ginawa dahil nakala pa nga nito katulad pa rin na nakasanayan niya na kapag siya ay nalalasing magwawala-wala sa barangay, maging pasaway sa mga aktibidad ng barangay katulad ng mga diskuhan at mga barangay assemblies o barangay foundation days. Parang ito na kasi yung naging record nitong taong ito at ngayon nga ay pinagsisihan na niya ng todo at ito sana ay magsisilbing babala para sa lahat ng mga individual sa buong Pilipinas na hindi basta-basta ang kaso na isinasampa ng mga barangay officials o maging sino mang opisyal ng gobyerno na mayroong katungkulan at sumasaway sa mga lasinggero at mga pasaway sa komunidad. Samantala sa bayan ng Libungan naman, himas rehas din itong isang vendor matapos itong kumagat sa pain ng pulisya sa isinagawang drug buy bus operation kaugnay ng simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa Sacleo kahapon. Sa ulat ni Police Major Jennifer Amutan, ang hepe ng Libungan PNP, nakilala ang suspect na si Romilito Balion Apostol alias Dodong Takal, pangalan pa lang, alam na, 27 taong gulang, may asawa, isang market vendor at residente ng Sitio Kabaruyan, Barangay Kabaruyan sa bayan ng Libungan. Na samsam ay alias Takal, ang isang pakete ng o na pakete ng plastic na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu
at ito ay nagkakahalaga ng 1,000 piso na binambayad sa kanya ng isang pusher buyer. At maging yung 1,000 peso bill na mayroong serial number B0617143 na ginamit bilang buy bus money ay nakuha din sa kanya. Walang pag-aatubiling inamin ito na siya nga isangkot sa pagtutulak ng illegal na droga. At sinabi naman itong si Amutan na matagal ng pinagmamanmanan ng kanyang mga tauhan itong nasabing suspect. Dahil nga sa ang bahay nito ay nasa National Highway lamang going sa Alameda Banisilan Road. At talagang napakadali sa kanya ang magbenta dahil padaan-daan lamang ang kanyang mga parokyano, maliban pa sa ito nga ay may front na negosyo bilang isang vendor. At kasalukuyan nang nakatiit itong si alias Dudong Takal sa Libungan Custodial Facility ng PNP Libungan, at ngayong araw ay nakatakdang iharap sa sakdal bilang bilang kanyang paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165, mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito rin kapon sa Midsayap at sa Libungan ay dumating itong si Cotabato Governor Nancy Katamco bilang personal na pag-obserba sa simulation exercise ng COVID-19 vaccination. Inuna ang mga Barangay Health Emergency Response Teams o BHERTs para makakuha ng unang dose ng COVID-19 vaccine. At ito ay pinapasalamatan naman ni Libungan Mayor Francis Arisiu at Midsayap Mayor Romeo Araña. Tinitiyak kasi nitong gobernadora na talagang ginagawa ang SIMEX sa bawat munisipyo ng probinsya upang maging maayos ang sistema ng pagpapatupad nitong vaccination program ng ating gobyerno. Yan ang mga latest muna dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat kaubang June Villasoto gikan sa Pipalma area dinhi sa Cotabato. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Ning tagnaw sa atong pagadawaton karon ang signal og mga taho gikan na sa may area sa Davao Oriental. Atong siren ang mga pinakaulahing katigaran sa nasambit nga probinsya og mga sikbit na probinsya didtong Dapita. Anana sa linya gikan sa Joy FM sa munisipyo sa Caraga, si Tinig 12 Jilin Seban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Andrew, inanunsyo ngayon ng provincial government ng Davao Oriental na magkakaroon na naman ng tax amnesty o pagbaba ng mga bayarin ng buwis ngayong 2021 sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Ayon sa impormasyon, ito ang pagkakataon na ibinigay ng gobyerno makakatulong sa may mga bayarin sa lupain na hindi naaasikaso o nabibigyan ng pansin sa matagal ng panahon. Kung kaya't hinikayat ang mga residente sa lalawigan, nasamantalhin ibinigay ng panahon at pagkakataon para makabayad ng may mas mababang buwis. Sa ngayon, patuloy na ang pagtanggap ng Treasury Office sa iba't ibang bayan sa lalawigan sa lahat ng gustong mag-asikaso ng kanilang bayarin. Pinaalalahanan din ng lahat na kailangan nakahanda at nakaayos na ang mga papeles na kakailanganin upang mas mapabilis ang proseso sa nasabing bayarin at manatiling sumunod sa Minimum Health Standard Protocol. Sa ibang balita, COVID update naman tayo, bahagya namang tumaas ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Davao Oriental base sa inilabas na situational update kahapon. Nasa 29 na aktibong kaso ngayon sa lalawigan ng Davao Oriental, kung saan 18 nito ang isolated at 11 ang admitted sa referral hospital. Sa kabuuan ng lalawigan ng Davao Oriental ay mayroong 1,301 na kumpirmadong kaso, 1,243 naman ang recoveries at 29 ang related death. Kung kaya't patuloy na paalaala ngayon ng provincial government na kailangan sumunod sa Minimum Health Standard Protocol upang mas lalong makaingat sa nakamamatay na virus. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 12, Jilin Siban. Daghang salamat kaubang Jilin Seban. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Oras alas 5:49 na. Samtang walang tunding sa atong balita nga provincial karong buntaga ha. Duha ka mga laing miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nakabsan sa kinabuhi
sa nagpadayong unahitabong panag-inkwentro dito sa probinsya sa Maguindanao kagahapong adlaw dito sa Sharif Aguaca, Maguindanao, napungan sa government troops o kining atong mga militar ang attempt o plano nga pagpangatake sa BIFF nga nasa usa ka detachment dito sa barangay Lapu-Lapu. Kana ang gikan ayon ni Lieutenant Colonel Pedro Balise, ang Army sa 1st Mechanized Brigade Commander. Sa 45 minutos nga panag-inkwentro, nabilin ang namatayang BIFF member diin anausab ganiya ang armas. Lagip nanini ang .45 pistol o rifle grenade o guban pang mga war materials. Samtang dito usab sa barangay Ahan sa Gindulungan sa munisipyo gihapon dito sa Maguindanao, nakaengkwentro usab sa 57th Infantry Battalion ang BIFF bungo sa pang faction nga nahitabo gihapon sa samang adlaw. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Sa atong pagbalik, atang ninyo ang atong mga balitang lokal. Atang ninyo mga detalye ini nga atong mga lokal nga balita. Hag racer sa Ginapawan City nga apektado sa ISF, nahataga na og cash aid kagahapong adlaw sa Department of Agriculture. Samtang mag-uuma sikop nga nasikop, human makuhaan sa armas og syabog, gisagpa na og kaso. Samtang mag-uuma usab sikpaw sa drug bypass operation. Samtang gatusan ka indigent residents sa Ginapawan ni dawat usab og cash for work program salary gikan sa DSWD. Kana human nining pipila sa ato mga pahinumdom. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella Taganama, 50 anyo. Gabaligya kog prutas sa akong trabaho usahay ni kahapon, lamig gid kaayo i kaon unya dayon da sa kakapoy. Mao nang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko sir kay kining akong TL kini oh. Sa una perting dugaya gid ni maayo. Mao to nga nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar ug taas gid siya. Mao nang kuyawan na ko sir. Perti gid na kong ampo nga unta manormal. Normal gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo. Karo normal na gid siya. Minor lang gid ko og kanon, soft drinks, tapos kaning Garlic Plus, usag yun ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o gatong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sab ta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gyud ni ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pugo sa Ginoo Sir Baug sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Oras sa Pilipinas, 53 minutos uman milabahing, alas 5 sa buntag o 7 minutos bago mutungtong ang alas 6 sa buntag. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa detalye sa ato nga mga balita nga lokal karo nga buntaga, abot sa 142 ka mga hog racer sa Ginapawan City ang nidawat sa cash assistance gikan sa Department of Agriculture Regional Office 12 sa usaka simpleng seremonya kagahapong adlaw. Pangunahan ni DA-12 Livestock Focal Person Operation Division na Kirby Joy Garcia ang distribution sa cash assistance nga mukabat sa 3.5 million pesos. Matod kang Ginapawan City Veterinarian Dr. Eugene Gurnes, sa gipailawom sa validation and assessment ang mga benepisyaryo bag-o gisangat sa DA Regional Office ang ilang mga pangan. Taga 5,000 pesos sa matagbaboy ang gihatag sa mga apektadong hog racers nga nagikan sa Barangay Linangkob, adunay 54, Barangay Sigitan 42, sa Barangay Gayola 24 ug Barangay Muaan adunay 22. Sila mga magbaboy nga naapektuhan sa depopulation nga gipatuman sa City Veterinarian Office o sa Office of the Provincial Veterinarian kon OPVET, human nagpositibo sa ASF virus ang meat sample gikan sa ilang barangay. Suma kang Gurnes, nagmalampuson ang tumong sa depopulation human nga wa nay nalatag pa o napatik pa nga ubang mga kaso sa ASF dito sa nasampit nga mga barangay o sa kinadibukang dakbayan sa Kidapawan.
Oras alas 5.54. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Abot sa 510 ka mga indigent beneficiaries gikan sa lain-laing barangay sa lungsod ng Nidawad sa ilang sahuran na ilawon sa Cash for Work program sa DSWD o City Government. Ang matag-recipient Nidawad sa taga 2,330 pesos nga suhol. Sud sa napulo kadlaw nga sweldo pag-trabaho o pagtabang sa Risk Resiliency Program for Climate Change Adoption and Mitigation Related Activities sa ilang mga barangay. Mismong si City Mayor Joseph Evangelista o tinunan sa DSWD Regional Office 12 ang nanguna o personal ni Tunol sa Cash Assistance sa programang Gipahigayon kagahapong adlaw. Giawag sa mga opisyal ang tanang beneficyaryo nga gamiton sa ilang panginahanglanon ang salapi aron na makaabag gini nga nasa ilang pamilya taliwala sa COVID-19 pandemic. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:55 ang atong oras sa laing bahin dito sa Mlang North Cotabato. Gilaparo na og kaso sa kapulisan ang usa ka mag-uma nga nasikpaw sa anti-drug operation sa Barangay Lipaga, Mlang Cotabato alas 4 sa kadlawon kagahapong adlaw. Kasong pagsubak sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o RA 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kasong giya sangat bato kang Jomar Arsenal Hayres, 36 anyo sa Minyog Mulupyo sa Brok 8, Barangay Lipaga sa nasampit ng munisipyo. Human nakuha gikan kang Hayres ang duha ka sachet sa suspected shabu ug mark money sa gihimong buy bust. Nakuha sab gikan sa suspect ang saka improvised 12 gauge handgun na pistol, takin ang upat ka mga bala. Sa karon gibalhog na sa seldas kapulisan si Hayres samtang ginahulat pa ang commitment order gikan sa korte. Samtang dito sa basa matalam ha, sikpaw usab sa kapulisan ang usa sa mga priority list target sa matalam PNP kagahapong adlaw. Giila sa PNP ang suspect nga si Romeo Pablo Nicolas alias Romeo, 52 anyos, usa ka mag-uma. Nakuha gikan kaniya ang sachet unod ang suspected shabu o mark money nga gihimo sa operasyon o gigamit sa operasyon. Karong adlaw gitakdang isang asa PNP ang kasong pagsubak sa RA 9165 batok sa nasampit nga dinakpan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:57. Karon atong lantaon ang mamahimong dagan sa panahon kagabi. Uwan-uwan gahapon sa hapon. Ang lisod uli kay gamotor mangudda. Oo. Then, karon atong siren. Kung unsa ang mamahimong dagan sa panahon, ana sa linya ang atong kauban. Gikan sa May Pag-asa DOST sa Awang. Ana sa linya si Edward Panulino. Tinig ng Bayan. Weather Update. Weather Update. Magandang umaga at isang matibasay na araw ng Webe sa ating mga taga-subaybay. Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. Northeast monsoon waba ang hangin amihan ang nakaapekto sa extreme northern Luzon. At easterlies naman ang nakaapekto sa ibang bahagi ng bansa. Sa pagkayaan natin ang lungsod ng Cotabato, Gidapawan, Coronel, Warm Region, North Cotabato, bahay ng Lipagkat, pangkarating bahay nito ay makaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ang mga pulupulong pagulan, pagulog at pagkidlat, dulot po ito ng easterlies. Ang hangin ay maging mahina hanggang sa katamtaman mula silangan hanggang ilangin-silangan at ang mga baybayin dagat ay banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alaw ng karagatan. Ang temperatura natin ay naglalaro sa 21 hanggang 34 ang sentigrado. Ang araw ay sumit kanina sa ganap na alas 5.45 at lulubog ito may mga hapon. Ganap na alas 5.53. At mula po dito sa Diwis sa Pag-aasawang Airport, ito po si Edward Panulino at maraming salamat po. Tinig ng Bayan. Weather Update. Weather Update. Oras sa Pilipinas, alas 5.58 na sa buntag. Wala kita igong oras sa itong pagpanag-uban. Alang dahil sa inyong mga reaksyon o mga taho nga gusto ninyong iparangad ganin sa Tinig ng Bayan, i-text lamang ka na sa 0977-182-5833. Mayong buntag dahil sa Barangay Salama din ha sa may Banisilan. Ganun na yung nagpaminaw, nagpahinom-dom nga timbayaon ko no sila ganin sa itong tulumanon. Mayong buntag ninyo ha sa itong mga kaigsunan usab din ha sa may area sa Barangay Kisante.
O ga, ingon man sa ato mga kaigsunan din na sa may area sa Antipas North sa Cotabatog, Matalang. Ang inyuhang mga mulo ha, o kininga mga reaksyon, kalambigit sa ato mga tao, i-text lamang ka na 0977-1825833. O ga, pakilike usaba sa atong page ha, sa Facebook, pangita lamang ang Joy FM 105.7. O ga, Joy FM TV. Kida pawan, namali ba ko? Joy FM TV, kida pawan. Okay. Pangita lamang ka na sa Facebook ha. Aron masayod ka mo sa mga nagunang mga katikaran o mga panghitabo ha, nganhi sa atong lokalidad. O gingon mga programa din sa Joy FM. Imputo alas 6 na gayon ang atong oras. Wala na kita igong oras sa atong pagpanag-uban. Musunod na si Kaubang Loy Rosario. Alang sa dugang mga taho na iyang ikaambit ka karong buntaga. Ay kamugbalhin ha. Atong partner si Kaubang Bobong. Dagang salamat sa inyong pag-uban. Kini si Tinig 43 Jan Andrew Tabugok. Manamilit ka ninyo magaingon. Ang nagpakabanang katawahan may mataog dalunggan sa marambuon nga katiling ban. Maing buntag kanatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig.